For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magtimpla ng kape using Moka Pot, iced or hot coffee. Heating vessel, funnel. Una, kunin ang heating vessel, lagyan ng tubig, dapat sakto lang. Sa ilalim lang ng safety valve ang sukat dahil kapag sobra, baka ma-damage ang gasket at mag-cause ng leak. Pangalawa, lalagyan ng ground coffee ang funnel, dapat sakto lang. Huwag sobrang puno, huwag sisiksikin, huwag didikdikin, hindi yan tulad ng sa espresso machine. Pangatlo, ikabit na ang coffee collector ng mabuti. Huwag sobrang higpit dahil baka masira ang gasket kasi hindi ko mailagay ng maayos to. Paano ba to? Biro lang. Ganun talaga yan. Sinisigurado ko lang na hindi mali ang pag-insert ng coffee collector. Ayan, sa wakas nakabit na rin. At ngayon, ilagay na sa induction. Sineset ko siya sa boiling setting ng lowest or 400 kasi nasubukan ko na yung 800. Terrorists win. Yeah, lowest lang for 7 minutes. Minsan 6 minutes sakto na. Ang Bialetti Venus pala ay pwede sa induction. Merong ibang model ang Bialetti na tulad ng sa traditional Moka Pot, kailangan sakalan mo pa kukuluan. Binili namin tong Moka Pot sa Shopee. Search mo na lang Bialetti Venus. Mag-iingat ka sa scam. Always check the ratings kung mataas ba. Kasi pag high rating, ibig sabihin legit yan. Iwas sa scam. Check mo rin kung marami na bang bumili sa tindahan niya. Malalaman mong tapos na kapag bula na lang halos ang nilalabas ng lid. Tara kape! Ang trip ko ngayon ay iced coffee. Konting ice lang. Konti lang. Yan, pwede na yan. Tapos ice pa. Sweetener. Salted caramel syrup, mga ganun. Espresso. Siguro lagpas double shot yung ginawa ko dito. Tapos gatas. Konti lang. Tapos haluin mo ng mabuti. Yan, ganyan. Moka Pot Espresso Iced Coffee. Iced coffee. Moka Pot Espresso. Moka Pot Espresso. Iced coffee. Iced coffee sa Moka Pot.